John Vic, sa pagkakataong ito, kasama natin ang player of the game. Ayan, Gayle Pascual. Gayle, congratulations sa pagkakapanalo. First day natin ngayon. Pero syempre, alam natin, masaya kayo, excited kayo. Pero ang tanong dito, ang challenge din dito, syempre, paano nyo balak i-maintain yung consistency na to hanggang makaabot kayo sa finals? Yung sa training lang po, kung ano po yung ginagawa namin sa training, yun din po yung ipapakita namin dito. Yun nga po yung sabi ni Coach. Kung ano yung ginagawa nyo sa training, ilaro nyo lang dito sa mismong game. And yun po, magiging okay ang lahat. Okay, nabanggit mo kanina kung anong pinapakita nyo sa training, yun lang din ang ipakita nyo sa game. Noong nasa bubble kayo, syempre parang dalawang buwan kayo sa bubble, tama yes. ba? Kumusta? May mga challenges pa kayo na pinagdaanan nung nasa loob kayo? Let us know. Yes, meron po. Especially nung kakabalik pa lang po namin nung first week. Sobrang hirap po kasi 2 years po kami tumigil. Then yung first week po, niload po talaga kami sa training. Binugbog po talaga kami. May mga times po na umiyak na po kami dahil sa sobrang hirap po ng training namin. Pero sabi nga po ng coach namin, no pain, no gain. Ayun, ang ganda ng sinabi ni coach. I mean, lagi nating narinig yung no pain, no gain. Yes. Pero ito, bunga to ng paghihirap yes, ninyo. Po. Pero sa loob ng team, sa loob ng bubble, meron ba kayong pinagkakaabalahan? Na parang bonding yun ng teammates mo? Meron naman po. Meron po kami. Minsan nagsiswimming po kami. Yun po yung bonding namin minsan. Swimming kasi laro talaga sa pool. Opo, nagpo-pool po kami. Or nanonood po ng movie. Nanonood ng movie. Meron ba kayong favorite movie or favorite song na laging pinapatugtog sa Luna Bubble? Wala naman. Wala naman po. Kung ano lang pong song, go lang. Kahit ano naman po. Sa movie naman, kung ano pong trip nila, panoodin. Di go lang din po. Okay, balik tayo dun sa interview ko sa'yo kanina, di ba? On a personal level, dun sa sinabi mo kanina na muntik ka nang gumive up sa paglalaro ng volleyball bago ka mag-college. What has changed? Ganun pa rin ba ngayon? Meron pa rin bang doubt sa paglalaro? O ito, parang gusto mo na itong ituloy as a career? Gusto ko na pong ituloy kasi syempre super mahal ko po yung binild and winelcome po talaga nila ako as a family, pati din po sa mga teammates ko. Na super laki po nung support system nila, nagaganahan ka po talaga para maglaro para sa kanila. Alam mo, ang ganda ng sinabi mo na sobrang mahal mo yung game kaya itutuloy mo siya yung paglalaro. Ganun talaga mga kapuso, no? Pag mahal mo, ipaglalaban mo. Agree ka yes, ba doon? Yes. Agree ka ba doon? Pero syempre, balik tayo sa mga sa nabanggit mo kanina, badminton ang naging sports mo bago ka maglaro ng volleyball. At nabanggit kanina ni John Vic na factor din pala ang paglalaro ng badminton noon para mas maging malakas ang batak ng mga tira natin sa volleyball. Tingin mo, yung badminton, mga sports na nilalaro mo noon, nakatulong ngayon? Feeling ko po, sabi nila, marami po akong kilala na badminton player po before na nagpalit ng sports, naging volleyball po. Maganda daw po sa clipping, sabi nila. Ayun po. Ayun ko lang kung meron po ako nun. Okay, maganda daw sa clippings. At sabi nila, sa magkakataong ito, muli, congratulations! Thank you po. Gayle Pascual, sana makita ka pa namin sa mga susunod na games. Yes, and po. Once again, balik sa inyo, Martin and John Vic.